Ayun, magandang araw mga tropa. So, nagbabalik na naman ang inyong Coach Aaron para magbigay na naman ng kaalaman patungkol sa basketball. So, for today's video, pag-uusapan natin ang iba't ibang klase ng mga zone defense. So, bago yan, shoutout muna sa wife ko, kay Raisa, sa dalawa kong anak, kay Jello at kay Jella. And, syempre, sa Munay family natin. And, dun sa mga followers ko sa TikTok, subscriber ko sa YouTube, and, syempre, yung mga nagla-like and share ko sa Facebook. So, sana, patuloy pa rin nating i-share at itangkilik ang mga videos ko. Nga pala, sponsored ng itong video to ng Villa Valerie Resort. Okay, dito sa San Agustin, Nauhan, Oriental Mindoro. So, baka naman. Ayan, maraming salamat. So, ito na, start na natin. So, for today's video, pag-usapan natin yung mga zone defense. Okay? Kasi, although tayo mga advanced na tayo, hindi pa naman pro, advanced lang when in terms to basketball terms and plays, okay? So, may mga nagko-comment sa akin, may mga nagko-comment sa TikTok and sa Facebook din, ano-ano ba daw yung mga zone defenses, okay? So, please wag naman natin silang i-bash, okay? So, may nagtanong nga sa akin kung ano daw yung 1, 2, 3, 4, 5. Please lang doon sa mga tropa, wag natin silang i-bash kasi gusto rin lang nilang matuto. Okay, gusto lang nila, nagsisimula pa lang kasi sila. Okay? So, sa kaalaman ng lahat, pag sinabi nating 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, basically, yan yung mga point guard. Yung 2 o yung 2 o yung 2 natin, okay, sila yung mga shooting guards. 3, yung 3, sila yung mga small forward. Okay? Yung 4, yan yung mga power forward natin. And yung 5, syempre yung center natin. Okay? So, yun yung 1, 2, 3, 4. Minsan, yan yung mga basketball terms na para sa mga beginners na dapat kailangan nyo malaman. Okay? Now, let's focus naman sa mga zone defenses. Okay. Sa zone defenses, so ang pagtuunan nyo na lang ng pansin is yung mga yellow color. Okay? So, zone defense. Pag sinabing zone, maraming type ng zone defense. So, ang pinakakilala sa Pilipinas is yung 2-1-2 or yung 2-3 zone. Okay? Yan, ganyan. So, makikita nyo yung color yellow as 1, 2, 3, 4, and 5. Okay? So, yan ang zone defense na pinakang kilala sa Pilipinas. Okay, bakit pinakang kilala yan sa Pilipinas? Kasi, normally, yung zone defense na yan, yan yung pinangtatapat natin pag may big guy ang kalaban. Okay? Pag ang laro ng kalaban is especially always going to the low post area or meron silang isang malaki na laging nasa gitna. Okay? Not precisely para lang ano ha, para masaraduhan agad natin yung itong painted area, okay? So precisely ginagawa natin 'yan pag wala masyadong shooter doon sa magiging kalaban natin. 'Yan ang ginagamit natin, ang 2-3 zone defense. It's like 2-3 pwede ring 2-1-2, ganyan yung style niyan, okay? 2-1-2. Lagi tayong minulat na sa atin 'yun dito sa Pilipinas eh. Ang 5 laging nasa gitna. So, yan yung isang depensa, ang 2-3 zone defense. So, ano pa ba ang iba't ibang zone defense? So, ang sunod na kilala dito sa Pilipinas is yung 1-2-2 zone defense. Okay? So, kailan natin ginagamit yung 1-2-2 zone defense? Ginagamit natin siya especially pag yung mga shooters ng kalaban, yung number 3 and number 2, talagang deadly shooter sila. Okay? So, yan yung nag-expand ng ating depensa. Okay? So, pag ginagamit natin yan, ang pinakang pinoprotektahan natin is yung 3-point area. Yan yung pinakang ano natin. Yan ang bread and butter ng kalaban natin. So, proprotektahan natin, meaning nagkakaroon na agad tayo ng bantay doon sa 3-point area. Okay? Tapos, yan na yung 1-2-2 or sometimes, tawag dyan is 3-2. Pag nakataas ang depensa, kung mapapansin nyo,
Isang linya yan. Yan, parang ganyan. Isang linya. Okay? 3, 2, or 1, 2, 2. Aangat lang to ng konti. Yan, 1, 2, 2 zone defense na yan. Okay? Now, ang pinakang sobrang mahirap na depensa na gagawin nyo is yung 1-3-1. So, sa 1-3-1 zone offense, siyempre yung 1 yung nasa gitna pa rin. Yung 5, siya yung nandito sa 5. Siya yung nandito sa gitna. Okay? Now, kalimitan yung kung sinasabi nyo yung 4 yung nandito, kung ako magpapa 1-3-1 zone defense, hindi yung 4 yung ilalagay ko dyan. Ang ilalagay ko dyan yung 3, yung mas mabilis na player ko. Okay? Bakit? Bakit kailangan mas mabilis? Kasi, kung ikaw yung opensa, kita mo na, ang butas ng depensang ito is yung corners. Okay? So, it means, kung ang bantay ay ganyan, pag pinas, hindi naman ito ipapasa dito, di ba? Kasi nga, nakabantay ito sa 1-3-1. So, ang pasa nito is papunta, saan ang pasa? Papunta dun. Okay? Ngayon, kaya sinasabi ko, ang gusto ko dito sa 1-3-1 defense, ito si Tres, sobrang agile, flexible, and sobrang bilis niya. Para kita niya na ipapunta pa lang doon ang bola, si Tres, nakaganyan na, nakabantay na. Okay? Now, itong 5, if bababa na din si 5. Okay? So, yun yung 1-3-1 zone defense. Tingnan nyo, sinasabi ko ha, sobrang hirap nyan. Kaya kalimitan, kakaunti yung gumagawa ng ganyan. Kasi, itong 3 is para siyang ano, pag ganun-ganun siya talaga. If yung uno ng kalaban, ng opensa, okay, ipinasa naman kay 5 na pumunta doon, yung 2, yung bola, pagdating dapat doon, si 3, nando na. Okay? And, kung bababa ito si 4, si 5 na yun nandun. Okay? Gets nyo kung gaano kahirap yung 1-3-1. Kailangan dyan, sobrang kondisyon ang stamina ng mga players nyo. Okay? So, 2-3, 1-2-2, and then 1-3-1. And then, obviously, meron tayong, ano ba to? Yung man-to-man defense. So, normal naman sa man-to-man defense. Alam nyo naman yun. So, ang bantayan lang talaga is bantay lang doon sa kalaban nyo. Yun lang yung man-to-man. And, ito yung pinakang gusto ko. If we're playing zone, yung box 1. Okay? Pag sinabi natin box 1, so, sa box 1 naman, okay, ang ginagawa ko kasi, kung ako yung coach, ang pinapabox ko talaga is yung magaling na player ng kalaban, obviously. Pero ang pinababantay ko dyan, yung 3 ko, yung small forward ko. And I'm always making sure na ang stamina conditioning nung player ko na babantay sa box 1 is really good. Okay? So sa box 1 naman, ang style ko talaga dito is parang ano na yan, semi-man-to-man sa akin. Semi-man-to-man. When you said semi-man-to-man, parang nakatingin ka na agad sa tao mo. Okay? For example, ito si Dos ng opensa, si Dos ng depensa, automatic, ito na yung kanya. Okay? Ito na yung kanya. Si 5, yan na yung kanya. Si 4, yan na yun. Tapos ito nagdadala ng bola, dito na yan. Nakaangat na yan na ganyan. Okay? Ganyan na ang kalimitan kong pinapano sa mga players ko. And I'm laging ko sinasabi to, pag naka-box and 1 tayo, wala kayong pakialam dito sa bantayan nilang dalawa. Okay? Wala kayong pakialam dyan. Ikaw, dito kay 2, 5, 4, 1. Okay? Yan lang. So, ang sunod na mangyayari dyan, coach, what if magkaroon ng screen? Pick and roll, kunwari, pick and roll. Okay? So, nandito, pumikto si Uno. Siya may dala ng bola. Pinasan niya kunwari kay Dos. Ang bola. Okay, so lalapit yung Dos natin sa depensa. Ngayon, nagbibigay ito ng screen. Okay? Pag nagbigay ng screen yan, alam mo kasing ito yung pinakamagaling ng kalaban, show ka na dito.
Okay? Mag-show-show ka na. Okay? So, show defense ka na agad. Para, kung ito, pumunta rito, syempre, maano pa yan, kasi may screen, may bantay ka. Pagpunta niyan dito, ito dapat si Tres, nakailalim na, sasalubungin na niya agad si Tres din ang kalaban. Oh. So, still the same, man-to-man pa rin kayong dalawa. Ngayon, ito si Uno, baba agad para hindi mag-drive to the basket si Juan. Dapat alert ka rin. Okay? So, ganun. Pag ang sa akin, pag may naka-box in one tayo, no switching. Okay? Unless maiwanan mo talaga, maiwanan ka talaga ng tao. Pero kung hindi, no switching, ipapakita, mag-show defense ka lang. Parang i-delay mo lang yung tao, yung binabanta, yung naka-box in one nyo, para pag alis mo dun sa pagkaka-delay mo dun sa tao, sasaluhin na ulit siya nung nabantay sa kanya. So, ganun lang guys. Sana naintindihan nyo tong paliwanag ko. And good luck sa mga games nyo. Pasok ko na ulit. So, sana mapagsabay nyo yung pasok sa umaga, laro sa gabi, tulog. Ayun, good luck guys. Ito ulit si Coach Aaron. Salamat.